sa inyong lahat. In this video, ituturo ko sa inyo ang simpleng paraan paano magkabit ng busina sa ating mga sasakyan. Alam ko, mayroon dyan na namu-problema sa kanilang sasakyan, lalo na nawawala yung kanilang busina or walang busina ang kanilang mga motor o sa kanilang mga sasakyan. So, sa video ito, panoorin nyo kasi ituturo ko sa inyo kung ano yung simpleng paraan, yung madaling paraan paano natin ikabit o paano natin ito gagamitin, lalo na itong relay natin. So, para hindi na kayo gagastos pa sa pagpakabit ito doon sa mga mekaniko, pwede natin gawin kahit tayo-tayo lang pag may time tayo. So, before anything else, so huwag nyo kalimutan sa pag-like and subscribe sa aking channel upang sa susunod kong video may matututunan na naman kayo. Okay, gagawin na natin. Okay guys, ituturo ko sa inyo yung actual na pagwawiring ng ating mga busina sa ating sasakyan, mamotor man o four wheels o kahit anong sasakyan dyan. So, at least maituturo ko sa inyo yung basic kung ano yung kailangan natin at ano yung tamang paraan sa pagwiring. So yung sa mga baguhan, dapat matuto kayo at least na may knowledge kayo kung paano kayo magkabit ng busina. Pag may pera kayo, walang problema naman. Marami namang mga mekaniko, mga electrical special pinggila yung pagkabit nito sa shop, pwede. So, kung may pera kayo. Pero pag wala kayong pera, nagtitipid kayo, lalo na ngayon sa panahon ng pandemic. So, makaiwas tayo sa coronavirus, so pwede gawin natin sa bahay. Kung may problema tayo sa ating mga motor, sa ating mga sasakyan, multi-cab o ano pa man dyan na kailangan natin magkapit ng busina, ang kailangan talaga, number one, kung walang power supply, so hindi talaga gagana yung ating horn. Okay, so ito yung mga needs talaga upang ito ay tutunog. So, ginawa ko lang na ganito. I know this is not safe, pero may mabibili tayo na yung socket ng ating fuse. Ito yung fuse natin, ito yung ating positive, okay, negative. So ito yung ating power supply na 12 volts. Then kailangan natin yung horn. Ito yung mga wires natin para sa pagkabit. Then ito yung ating pinaka-importante, na meron tayong relay. Okay? Yung relay, may mga numbering dyan. Ito yung number 30. So, yung number 30, diretso yan doon sa supply natin. Galing dito sa supply, then connect natin sa fuse ito, sa kabila. I-connect natin dito sa kabila. Then, diretso yan doon sa number 30 sa ating relay. Huwag nyo yung kalimutan, number 30. Pwede rin yung number 30 at saka yung number 85. Ipukunik natin yan sila. So pwede lang natin yan i-jumper. Then yung sa number 86 natin, ito number 86. Okay, ilapit ko. So, number 86 yan. Itong number 86, diretso yan doon sa isang connection natin sa ating switch. Okay, number 86. Then, yung ating number 87. So, ito yung number 87 natin. So, isa lang yan. Yung 86 ito, yung dalawa na sa gitna. So, number 87, diretso yan doon sa ating horn. Ito yung sa ating positive. Ito.
Okay, ipakita ko sa inyo yung ano, yung pagwawiring na talaga. Yung actual at least na ituturo ko lang sa inyo yung ano, yung itong paano ito tapit yung relay. Sige. Umpisahan ko yung wiring. Okay, kinapit ko na yung ano, yung positive ng wires natin. So, right. Then, itatapit naman natin yung ating ground or kinapit na wires. Right. So, ito na yung sa busina natin. So, galing dito, kapit natin ito sa ating fuse. So, mahalaga talaga, importante talaga na may meron tayong fuse, kasi pag may mga ano, mga short circuit, so ito yung nasisira, hindi yung core natin. So, galing sa ano, sa fuse natin, eh diretso yan siya doon sa number 30 natin na, sa ating relay. So ito yung number 30. So tingnan nyo ha. Oh. Saan yung number 30? Dito. Okay. Number 30 ito. Okay, connect natin 'to. So huwag nyo lang tingnan kung paano ko inano, basta makonnect lang natin. Kasi maliit yung wires natin. Okay? So, galing sa positive, diretso sa number 30 ng ating relay. Okay. Yung number 30, so ito pwede na natin ito ikabit yung ano, yung number 30 at saka yung number 85. So, yung 85 natin, tingnan natin. So, ito yung 85. So, yung 85 is yung green. Ito. Itong green natin. Okay. Okay. At saka, ito yung number 87. 87. Itong number 87 sa ating relay, diretso dito sa ating connection ng ating horn. So nasaan na yung wire ko na kulay green. So, wala ata dito. Okay, sinsya na kayo ha, gagamitan lang natin ng color yellow. Busan ako ng wire. So ito yung number 87 sa ating relay. So yung number 87 sa ating relay, diretso yan, ikabit natin dito sa ating busina. Yung positive ha. Ito. Ikabit natin yan. Okay. Tingnan nyo. So, from the battery, punta sa fuse. So sa fuse, diretso sa number 30 ng ating relay. 30 at saka kinunik natin yung number 85. So lalabas siya dito sa ating number 87. So number 87 iko-connect natin sa ating ito, sa busina natin, yung positive. So, ang wala natin ngayon is yung ano, yung ground or yung negative natin para gagana ito. So, ito yung ating ground. Okay? At meron tayong switch. Okay. I-connect natin itong number 86 sa ating relay, sa ating sample lang to ha. Ito kasi yung nakita ko pero may mga special na ano, yung sa mga motor, sa sasakyan natin yung push button. Ito lang gagamitin ko. Ito yung sa ating switch.
Tandaan nyo ha, huwag nyong kalimutan, number 86 sa ating relay. Okay. Ito, diretso to doon sa ating, ano, sa ating, hanap tayo. Okay, tabi tayo ng ibang, kasi, baba. Baba lang. Okay, ito yung ating switch. Tabit natin sa number or dito sa ating negative na ground sa ating power supply. Okay, alam ko. Okay, tingnan nyo ha. Oh. Please, klaro-klaro to. Kahit ano. Sa ground natin, from number 86 sa ating relay to our switch, yung isa, then diretso sa ating negative na power supply. Okay, so kulang pa itong isa kasi wala itong connection eh. Tignan nyo sa ating horn. Okay, sa ating horn, ikabit natin ito dito sa ating negative ground. Okay na, kumpleto na. Okay, kumpleto na. Okay, kumpleto na siya, di ba? Oh, tingnan nyo maigi. So galing sa power supply natin na 12 volt, kailangan meron tayong fuse. Balikan ko ha, kailangan meron tayong fuse. So from the fuse, connect natin sa number 30 sa ating relay or number sa 85. I-jumper natin yan or i-connect lang natin yung dalawa. Okay, so lalabas yan dito sa number 87 natin. So yung number 87 sa ating relay, so connect natin doon sa ating positive ng ating busina. Okay, tingnan nyo maigi. Hop, positive. So ito namang number 30, ito namang number 86 ng ating relay, ikakabit natin dito sa ating switch. Okay, ito yung ating switch, kabit natin. Yung isa diretso doon sa ating negative or ground ng ating battery, 12 volts. Okay, kasi may positive, may negative tayo dito. Oh, kailangan yung isa ikabit natin dito sa ating negative na wire. So yun lang, tapos na. Oh, subukan natin kung gagana ba. Okay ha, yan. Okay, pakinggan nyo kung gagana ba. I-on natin yung ating switch. Okay ha, sample. Okay, ang lakas ah. Yun. Oh, isa pa. Okay, ang lakas. Isa pa. Okay, dito po nagtatapos yung ating wiring ng ating busina. So maraming salamat sa inyong pagsubaybay, pagwas ng ating video. Sa susunod, marami pa tayong malalaman. Itanong nyo lang or i-comment nyo lang sa ating page. At least marami tayong matutunan dito. Okay, maraming salamat. So huwag nyong kalimutan yung pag-like and subscribe sa ating channel. Magandang araw sa inyong lahat.